Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong 2021, nakasungkit ng award ang ating bansa mula sa non-government agency na AAAS at hindi mo ito ikatutuwa. Ang award sa pinakamaraming ilog sa mundo ay nakuha ng Ilog Pasig. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang Pasig River ay naglalabas ng 63,000 tonelada ng plastic papunta sa karagatan. Ang mga basura na to ang tinutukoy sa unti-unting pagkasira at pagkalaso ng marine biodiversity. Hindi lang yan ang nakakagalit na nadiskubre ng mga siyentipiko. Napag-alaman na 28% o 1/4 na plastic sa buong karagatan ay nanggaling sa basura ng Pilipinas. Pinatotohanan ito ng maraming ahensya sa loob at labas ng bansa kung gaano kadugyot ang ating mga ilog. Oh, no. Nakakahiyang isipin na sa 195 na bansa sa mundo, Pilipinas ang top 1 pagdating sa basura. O diba, yan ang Pinoy pride. Alam mo ba na basura ang pinakamalaking export ng ating bansa at hindi ang bigas at maski asukal? Sa sobrang dumi ng ating ilog, maski si Incredible Hulk ay mamamatay pag uminom ng tubig rito. Dahil dyan, maraming native animals gaya ng isda, alimango at pagong ang hindi na kinaya pang mabuhay sa ating ilog. Kaya naman ang minsan ko nang mapanood sa YouTube ang kanal sa Japan na sobrang linis, sobra talaga akong nainggit. Biruin mo, may mga koi fish ang malayang namumuhay rito at malayo sa problema ng basura. Ang malaparaisong lugar na ito ay matatagpuan sa siyudad ng Shimabara at dinarayo ito ng mga turista. Ang ilang tahanan dito ay mayroon pang ang sariling access sa tubig sa kanilang kusina kung saan dito nila hinuhugasan ang kanilang mga gulay at pinagkainan. Trabaho naman ng mga isda ang kainin ng anumang butil na mauhulog sa tubig. Ang mga dumi at pupo ng isda ay aano rin papunta sa taniman ng palay kung saan ito magsisilbing irigasyon at fertilizer sa mga pananim. Ang tawag ng mga hapon dito ay Satoyama. Ito ang konsepto ng mga hapon na kung gusto mo makinabang sa kalikasan, kailangan mo itong pangalagaan. Dahil dyan, ang tubig rito ay nagsisilbing irigasyon sa mga palay. Hindi lang yan, umaasenso ang kanilang negosyo dahil sa mga turista na bumibisita. Sa sobrang linis na tubig, pwede mo pa itong inumin. Pero sa aking pagre-research, napag-alaman ko na ang tubig na dumadaloy sa mga gutter ay hindi naman pala talaga tubig kanal. Ang tubig sa gutter ay nagmumula pa sa ilalim ng lupa o groundwater galing sa bundok ng Mount Unzen. Sa makatuwid, malinis ang tubig noong umaagos rito dahil ito ay tubig bukal. Dahil dyan, ang tubig noong umaagos sa siyudad ng Shimabara ay isang batis o stream at hindi ito isang kanal. Gayunpaman, kahangaan mo ang disiplina ng mga tao sa Japan at kung paano nila napapanatiling malinis ang daluyan ng batis sa kanilang kalsada. Kung sa Japan ay may mga sosyal na koi fish sa gilid ng kalsada, mapapanood mo ang mga isda na makikita sa loob ng puno, sa ilalim ng lupa, at restaurant na may kajaming na isda. Lahat ng yan ay mapapanood mo, basta ilike mo muna ang video at subscribe ka na din sa FTP channel. Maraming salamat! Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa isda na nakikita raw sa loob ng puno. Nagaanap na makakain ng lalaki na to nang may makita siyang puno na meron daw lamang isda. Matapos niyang sunod-sunod na tagain ang ugat ng puno, dito tumambad sa kanya ang napakaraming isda. Kung ako ang tatanungin, there's something fishy sa video at parang imposible itong mangyari. Sa tingin ko, nilagay lang niya ang mga isda sa loob ng butas para magmukhang galing sa loob ng puno ang mga isda. Kung tutusin, meron talagang uri ng isda ang natutong manirahan sa loob ng kahoy. Ito ang mga mangrove killifish at kaya nito mabuhay sa loob ng mga bakawan sa loob ng halos 2 buwan. Pumapasok sila sa puno sa tuwing dumaraan ng matinding tagtuyot kung kailan nalulusaw ang tubig sa ilog at wala silang ibang matitirahan. Kaya naman the next time na may mapanood kang isda na nakatira sa loob ng puno, alam mo na posible itong mangyari.
Gaya ng kahoy na to na naiwang nagpapalutang-lutang sa ilog na ginawa ng tahanan ng mga isda. Pagdala sa pangpang, nagulat sila dahil sa dami ng isda na nagtatago rito. Posible kaya na tao lang din ang naglagay ng isda sa loob ng kahoy? Marami kasing butas sa katawan ng kahoy ang pwede nilang pasukan ng isda. Kung ano man ang inyong obserbasyon, hindi maikakaila na nakakaalo talagang panuurin ang mga ganitong video. Kung nalaman mo ng may isda sa loob ng kahoy, siguro naman ay hindi ka na magugulat kung malaman mong may isda rin pala sa ilalim ng lupa. Yup, tama ang nakikita mo. Yan ang isda na hinukay sa lupa at hindi yan patay na isda. Ito ang mga snakehead o mudfish na mas kilala sa tawag na dalag. Ang mga isda na to ay isa lang sa kakaibang uri ng isda na may kakayang mamuhay sa ilalim ng lupa. Sa tuwing natutuyo ang ilog, ang mga isda na to ay natutong huminga gamit ang kanilang bibig. Sumasagap sila ng hangin papunta sa kanilang suprabranchial organ na parang lungs o baga nating mga tao. Pagkatapos nun, magtatago sa ilalim ng lupa ang mga isda para humanap ng mamasamasang pwesto. Dito sa ilalim ng lupa, dito sila magpapahinga hanggang sa dumating ang susunod na tag-ulan. Ang tawag sa proseso na to ay estivation at katumbas lang ito sa hibernation ng mga mammals gaya ng oso. Amazing talaga ang mga isda kaya ang sarap nilang panoorin. Dahil dyan, nakaisip ng pakulo ang restaurant na to sa bansang Thailand kung saan pwede mong makasabay kumain ang libo-libong koi sa loob mismo ng dining area. Ayon sa mga nagpapatakbo ng establishment, for your eyes only ang mga isda at bawal dito lumangoy ang mga bisita. Bawal ding hawakan ang mga isda. Napakaganda ng kanilang restaurant kaya ito dinarayo ng mga turista. Kung titingnan mo ang kanilang menu, may kamahalan ang bawat order ng pagkain. Pero okay lang siguro yon dahil hindi naman pagkain ang pinunta mo rito kundi ang ganda ng tanawin. Sa video na to, napag-alaman mo na ang mga isda ay isa sa nagpapaganda sa ating kapaligiran. Hindi lang ito masarap na pagkain, kundi simbolo ng masagaanang bansa. Mas maraming huling isda, mas mayaman ang bansa. Pero sa ginagawa nating mga Pilipino sa ating mga ilog, paano kaya natin mapapaganda ang kapaligiran kung tayo mismo ang sumisira nito? Mabuti na lang at porsigido ang ating gobyerno sa paglilinis ng ilog at sa tulong ng mga private organization, mukhang hindi malabo ang hinaharap na tuluyang luminis ang ating mga ilog at estero. Noong 1991, itinatag ang samahan ng mga river warrior na ang tanging hangarin ay ang linisin ang napabayaang ilog ng Maynila. Nang dahil sa kanilang dekada ng serbisyo, 20% ng estero sa Maynila ay malinis na sa basura. Ayon sa kanilang pagsusuri, kakailanganin ang kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, private companies at mga residente kung nais nating mapabilis ang rehabilitasyon ng mga estero. Gaya ng sa Japan, may disiplina ang mga tao rito kaya nila napapanatiling malinis ang kanilang kapaligiran. Ganon din sana tayo sa Pilipinas na sana ay may pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Ang Japan ngayon ay tinitingala sa buong mundo dahil sa kanilang kalinisan, samantala ang Pilipinas naman ang tinuturong numero unong sospek sa mga basura sa dagat. Mahilig lang tayong magreklamo, ngunit wala naman tayong ginagawa upang makatulong sa problema. Magsimula tayo sa paglilinis ng ating bakuran. Makilahok tayo sa mga programa na ang layunin ay ang labanan ang polusyon. Sitahin o pagsabihan ng sinumang makikita nating nagkakalat o nagtatapo ng basura sa paligid. Basta't nagtutulungan ang bawat Pinoy, wala naman ding ibang mahikinabang sa maayos na kapaligiran kundi tayo lang ding mga Pilipino. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ciano Gaming, Jerian Resites, Kathleen Mendoza, Harvey Mamangun, Bocha Gaming, Demdem Sultan Comendador, at Janelle Alagon. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video.
ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!